Hello guys, welcome back to my channel. Samahan niyo uli ako sa aking panibagong video ngayon. Connection ng dalawang amplifier, isang player, and then yung crossover natin. So mga ka-sound, first time ko itong mag-vlog na may kasama ng crossover, no? So sana matapos natin itong video ito. And then sa mga baguhan sa aking channel, huwag po nating kalimutan na laging mag-subscribe. And then, pakiring na rin ng bell para lagi po tayong updating sa ating mga nilalabas na video na tulad nito. So, samahan nyo ako guys sa aking gagawin na video ngayon. So, dito sa connection natin guys is kailangan natin ng mga connection na apat na mil na ang dulo niya is RCE. Ito yun. And then, dalawang female na XLR. Tapos yung dulo niya is RCE, source ng ating music, clear to ating mixer sa input. So yan yung mga kailangan natin ng mga connection. So dito sa ating vlog ngayon mga ka-sound is andito si Tamashi and then si Concerta 502, isang player, tapos yung ating crossover. So dito sa amplifier 1 natin is gagawin natin itong fang low or yung fang bass natin. And then amplifier 2, ito yung gagawin natin na fang high or yung pang tweeter natin. So ito yung gagamitin natin na source sa ating music player and then si ating crossover. So unay natin i-connect mga kasound yung speaker muna, no, para hindi tayo mahirapan mamaya pag-connect ng ating mga connection sa likod. So pagdating dito mga ka-sound sa ating terminal ng ating mga speaker, dito sa ampli number 1, yung pang low natin or yung pang bass natin is nag-connect ako ng dalawang speaker, bali left and right, para balance yung tunog na, ng ating mga speaker, no. And then pagdating naman dito sa amplifier number 2, yung gagawin natin na pang high or yung pang tweeter natin is nag-load din ako ng dalawa, bali left and right din para balance din yung tunog. So ayan yung mga connection natin sa terminal ng ating mga speaker sa likod ng ating mga amplifier, no. So dito naman tayo mga ka-sound sa mga connection ng ating mga input and output dito sa ating likod pa rin ng ating mga equipment, no. So i-connect na natin. So para hindi tayo malito mga ka-sound is naglagay ako ng puting masking tape sa ating mga connection, no. So pagka may puti, ito yung sa channel 1 ng ating crossover, ito yung XLR, hindi yung dalawa naman na RCE, yung sa dalawang ampli natin yan, yung sa right lang yung i-connect natin dyan, yung pula. So para madali nating matandaan guys, no. So unahin nating i-connect yung channel 1 ng ating crossover, yung pang low at saka yung pang high niya, going to sa ating dalawang amplifier na integrated. So pagdating dito mga ka-sound sa ating amplifier na dalawa, ito yung gagawin natin na pang low and then ito yung pang high natin or yung tweeter. So dito tayo mag-connect sa kanyang DVD, dito din sa isa is DVD din. So unahin natin i-connect yung channel 1 natin sa ating crossover. Lagyan natin ng XLR yung low at saka yung pang high. So ito yung pang low, insert natin. Ito yung pang high nya sa ating channel 1 lang muna yan. And then yung dulo nung pang low natin, dito natin i-connect sa read sa amplifier natin na pang low. And then yung pangalawa, yung dulo ng pang high natin ditong galing sa ating crossover is dito naman natin i-connect sa isang amplifier na pang high natin or yung pang tweeter, dito rin sa read. So ayan mga ka-sound, may mga kulay yan. So ibig sabihin pagka may kulay na puti is channel 1 lang yan lahat. Pagdating dito sa ating crossover is low at saka yung pang high natin. So ayan yung connection natin sa channel 1 going to
sa dalawa nating amplifier. So pagdating naman dito mga ka-sound sa ating channel to ng ating crossover, ganun din yung low at saka yung pang-high natin. So yung natitira dito, it's dito din natin isasalpak yung RCA, no? So hindi na ako naglagay ng masking tape na puti dahil ito na yung gagawin natin na pang channel to sa ating crossover. So isalpak natin yung XLR muna. Unahin natin yung low para hindi tayo malito. Mas mabilis ang ganitong connection. Hindi yung pang high. So yung dalawang dulo guys na RCE, yung low na galing sa ating crossover is dito natin ilalagay sa pang low ng ating amplifier sa puti. And then yung natitira naman na pang high na galing sa crossover ng ating channel 2 is dito naman sa ating isang amplifier na pang high natin o yung pang filter. So ayan lamang yung mga connection niya mga ka-sound. Tapos yung last natin na connection, source ng ating music player yung gagamitin natin. Dito natin ilalagay sa kanyang output and then dito sa kanyang input ng channel 1 at saka sa channel 2 ng ating crossover. So isalpak natin guys yung input ng channel 1 and then input ng channel 2 ng ating crossover. So pagka tumunog, it means is nakalock na, no? So yung channel 1 natin dito natin ilalagay sa red ng ating player. And then yung channel 2 naman is dito naman sa white sa ating player. So ayan yung connection niya sa ating mga equipment. So kung okay na mga ka-sound, kung na-connect na natin yung mga connection natin is pwede na natin isaksak yung mga kanya-kanya natin na mga equipment, ano. So yung ating ano, yung ating crossover is dito ko na lang i-sasaksak sa kanyang pre-outlet niya, no, sa ating pangalawang amplifier. So dito guys, okay dito magkuha ng outlet kasi 300 watts naman yan. So okay lang, dito tayo magkukunik para pagdating dito sa kanyang main outlet is yung isa na lang yung isasaksak natin, no. So ito yung player natin is dito ko rin ikukunik sa kanyang pre-outlet din ng ating isang amplifier, yung player natin at saka yung ito pala yung connection nito is dito ko kuninok sa una nating amplifier. And then yung unang amplifier natin is dito na lang natin ikukunik para isaan lang, no, dito natin sa taas. So ayan, kung okay na mga ka-sound, pwede na tayong mag-sound check. So sound check tayo. So magsa-sound check na tayo mga ka-sound. So dito sa ating crossover is matic na yan, naka power na yan pagka sinaksak mo. And then iun natin si ating player. Tapos yung pang high natin. And then yung pang low natin. So pagdating dito sa ating crossover sa channel 1, lagyan natin ng volume yung gain natin. Ilagay natin sa 0. Tapos dito sa channel 2, sa 0 din. And then pagdating dito mga ka-sound sa ating amplifier is ilagay natin sa kalahati. Tapos dito sa ating isang ampli, sa kalahati din. Tapos i-check natin yung channel 1 ng panglo natin. Channel 1.
Ayan yung pang-low natin. Tapos yung channel to natin, testingin natin yung pang-low ng channel to natin sa crossover. So ayan yung pang-low natin sa ating channel 1 at saka sa channel 2. Tapos mga ka-sound, testingin natin si channel 1 sa kanyang pang-high. So i-volume natin. Channel 1. Okay, tapos sa channel 2, yung pang high natin. Okay na mga ka-sound, natesting na natin yung pang low ng channel 1 at saka ng channel 2, and then yung pang high ng channel 1 tapos yung channel 2, and then pagsabayan natin yung channel 1 at saka yung channel 2 sa kanyang low at saka high. So lagyan natin ng volume yung low and then yung high sa channel 1. Sa channel 2, yung low niya. And then yung high niya. Tapos i-play natin yung player. So ayan mga ka-sound, dito na lang tayo nagkatapos sa ating ginawang vlog ngayon, no? So next time ulit sa aking gagawin na videos, jamingan nyo ulit ako sa aking susunod na content. So maraming salamat, thank you, and God bless to all.